Oh my goodness! Napakaganda ng balita ngayon, mga sangkay, na iahatid ko sa inyo. Bagong upo na Pangulo ng Pilipinas, may panibago kaagad na patikim sa mga Pilipino. Ito po ay ang malaking pasabog ng Administrasyong Marcos. Alam niyo ba kung ano ito? Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Anyway, kung hindi ka po po nakakapag-subscribe, please, pag-subscribe po yung ating channel. Napakadali lamang po niyan. Pakipindot po sa ibaba at pakiclick din po ang bell notification at i-all niyo po nang sa ganun updated po kayo. At syempre, i-like niyo rin po ng sabay-sabay ang video natin para naman mas mapanood po ng iba dahil magre-recommend po ito sa iba't ibang bahagi ng mga kababayan natin na mayroon pong YouTube o nag-o-open ng YouTube account. So, eto na nga mga sangkay, ang good news. Excited na ba kayo? Naging headline po ito ngayon, ang isang malupet na balita. Ito yon mga sangkay. The Department of Transportation says President Ferdinand Marcos Jr. approved a memo extending the EDSA bus carousel free ride until December 2022. So yun po yung unang good news ha. So, may iba kasi, hindi po alam yung tungkol dyan. Teka lang ha, hanap tayo ng carousel. May mga tatanong, ano yung carousel na yan? Ito, bus. Ito, i-check natin. Ito kasi yung mga ano, ito yung mga bagong bus ng ano, parang nangyari lamang po ata ito nung panahon po ni ano eh, President, kay President Duterte na po ito. Yan, pipick up lamang po tayo para ipakita po natin sa iba yung tungkol po dito sa bus na ito. Carousel. Ang hirap maghanap ah. Ang hirap maghanap ng magandang picture. Teka lang, wait nyo lang ha, wait nyo lang. Carousel. Yan, ayan, nakita na ako. Ito, lalabas na natin. Kasi baka may mga ano, siyempre may mga magtatanong yan, ano ba yung carousel na yan? Eh, yung bus carousel. Especially yung mga nasa probinsya, medyo hindi po sila familiar dyan. Ito po yung mga modernong bus na bumabiyahe po ngayon sa EDSA na may sarili po silang linya. Okay, ito, ipapakita po natin. Relax lang kayo, ha? Ako, sasakit na naman ang ulo ng mga dilawan nito. Kabago-bagong upo, nagpakitang gilas kaagad si PBBM. Diba? Ini-issue nila na walang alam, walang magagawa sa problema sa Pilipinas. Nako po! Diyan kayo nagkakamali. So, ito po yun, yung carousel na sinasabi. Anong sabi sa balita, mga sangkay? Inaprubahan daw po ni President Marcos na i-extend until December ang bus carousel free ride until libreng sakay daw po ito until December 2022. So, ito po siya, mga sangka. Ito nga bus na to. Ayan, oh. Tignan nyo yan. Yan po, yung mga modern bus na makikita po dito sa Metro Manila. Ayan. Yan po yung carousel. Yung may sarili po silang linya sa EDSA. Okay? Libre na po yung sakay until December 2022. Nako po, headline na headline po ito ng lahat. Kahit yung mainstream media, pinick up na nga po natin dahil nagbalita din po sila. Nagtaka din po ako bakit nagbalita sila ng good news about PBBM or President Marcos. No? So yan po yung bus na yan. At maliban dyan, eto pa. Ito pa yung good news. Kung ang carousel ay free ride hanggang December 2022, ito pa. MRT
MRT3, LRT2, and PNR will also provide free rides to students, mga estudyante dyan, from August 22 until November 4, 2022. Matagal-tagal, mga kababayan. So sa simula po ito, parang simula po ata ito ng klase sa August 22. Tama ba? Medyo nagbago kasi ngayon yung sistema ng klase na iba pong buwan, mga sangkay. So ayun, August 22 hanggang November 4, 2022, free na po ang magiging sakay ng mga estudyante. Ngayon, mga sangkay, ito ang nakakatawa na part. Kasi, di ba nga, good news to. Sa sobrang laki ng balitang to, napahiya yung mga dilawan. Ito, magbasa-basa po tayo sa komento, mga sangkay. Di ba, bad trip sila kay BBM nung nanumpa. Dito. Ito, magbasa-basa po tayo ng komento. Ito. Thank you so much po, PBBM. Well, expected na. Oh, di ba? Expected na, just like me, at gaya rin po natin, expected na na eto pa lang, nasa exciting part pa lamang po tayo. Nako po. Sabi ni Rosel, totoo ba dyan? Totoo ba yan, GMA? Nagbabalita na kayo ngayon ng good news kay PBBM. Oh, di ba? Kahit nga ako, nagtaka. Good job for the first day of work, PBBM. Nako, isang malaking palakpak. Siyempre, sa bagong namumuno din po ng DOTR, nako, pakitang gilas po kaagad. Ito po yung sinundan. Magaling din po kasi si Secretary Tugade. So, ang sumunod, magaling din pala. At magaling din po yung presidente natin. Ngayon kung makasarili ang presidente natin, malamang sa malamang, malabo ito mangyari. So, ito na. First day pa lang ni President Marcos. Ngayon, first day ba? Kahapon yung una, di ba? Pero wala pa yun kasi yung panunumpa kahapon. Ngayon ang pinaka-first day ng pag-upo niya. Pero, first day, second day. Second day pa lamang po ng panunungkulan niya ngayon. Pangalawang araw, nagpasiklab po kaagad ng malupit itong si Presidente Marcos Jr. Yung mga estudyante dyan na panerali ang inaatupag may libreng sakay pa po kayo. O di ba? Yung mga asungot dyan na mga estudyante na anti-Marcos, baka lang naririnig nyo kami ngayon. Good news po ito. O ano, magpapaniwala pa ba kayo na masama ang isang Marcos? Maniniwala pa rin ba kayo sa mga nanluloko sa inyo na pumunta sa rally? Labanan si Marcos, ganito si Marcos. Nako po, niloloko lamang po kayo niyan. Ito yung good news na iyahatid namin sa inyo. Libreng sakay. Okay? At ang malupit dito kasi guys, hanggang December yung carousel, tapos hanggang November yung mga train naman po natin. O di ba? Ibang klase po. Ito. Sabi ni Yen, yung mga panay kontra dyan, magsialis na lang kayo sa Pinas, mga anak kayo, ang mga anay kayo. Pambira naman. Kita nyo na. Diba? Panay kayo kontra, pero ngayon, ano na? Sabi naman ni Fat, wow, makasakay na nga. Sana yung kay Kaitano din na 10,000, bawat pamilya ay approve na din. Nako po, eto na, nagkakasingilan na naman ang pangako. Senator Kaitano, may naniningil sa'yo dito. Sabi naman ni Jello Nabor, mamahalin nyo din siya unti-unti. Well, gaya ng sinabi ko, sa pamumuno ni President BBM, mas darami po ang mga loyalista. Okay? Dahil, eto pa lang, simula pa lamang po tayo, nasa stage pa lamang po tayo na kung saan kakaupo pa lamang po ng isang Marcos. At marami pa pong magiging ganap dito, guys. Okay? Mamahalin nyo din po siya unti-unti. Sigurado yan.
Ito. Si Senyora nag-comment, mga sangkay. Sabi ni Senyora, sasabihin ko na ba? O wag na, baka may ma-stroke. Senyora naman eh. Kala ko, sasabihin ko na ba? Na mga, Attorney Gadon, pasok. Yung mga kontra sa gobyerno, tumakbo na lang kayo. Huwag na kayong sumakay. Grabe naman. Huwag naman tumakbo, maglakad naman. Pero, alam nyo, ayan natin sila. Ay, walang problema dyan. Sumakay po sila. Do sinasampal nila yung kanilang mga sarili, pero ganun talaga ang katotohanan. Kailangan po talaga nilang tanggapin na magaling si BBM. At simula pa lamang po ito, guys, ha? Huwag pasakayin ang ayaw kay PBBM. I thought unity and respect my opinion. Well, Miss, sino, babae ba to? Levy, sana nagigets mo yung nangyayari na yung mga Pilipino, yung 31 million, asar na asar po sa inyong ginagawa. So natural po ito na reaction na kung saan nasasabi nila na huwag sumakay yung mga ano kasi ang pa-plastic naman. But for me, my own opinion, then welcome. Welcome po sila. Gaya nga po ng sinabi ko, mamahalin nyo rin po unti-unti si President Marcos sa mas marami pa pong magiging achievement na ito. Naku po, itutuloy lamang po ni President Marcos yung nagawa ni President Duterte at daragdagan pa po ng daragdagan na mas malala ito, mga sangkay. Umpisa pa lang yan, baka bitter pa rin. Sabi ni Mexi, nga naman, umpisa pa lang yan, guys, ha? Sana naman, bawas-bawasan na po yung pagiging bitter. Ayan na, oh, maganda na pong nagawa. Sana po, hindi na po kayo masyadong maingay sa social media na kung ano-ano pang sinasabi, suportahan na lamang po natin. Ito pa, mga rallyistang estudyante. Ano pa hinihintay? Sakay na! Parang, sakay na! Okay, mga sangkay. Well, hindi ko na babasahin ang iba pa. Basta more on inaasar po dito yung mga dilawan. Ang masasabi ko lang, sa pagkakataong ito, isang napakagandang balita, no? Pangalawang araw ng pag-upo ni President Marcos bilang Pangulo ng Pilipinas, may nagawa po kaagad at ikinatuwa ito ng marami sa ating mga kababayan. At ngayon, ang masasabi ko lang, mamahalin nyo rin po si BBM o si President Ferdinand Marcos Jr. habang tumatagal. Okay? So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli, this is me, Sangkay Janjan. Please like, comment, share, and subscribe. At palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone. Okay?